As in, sobrang... Ako siguro yung kinilig unang-una nung nalaman ko that you were chosen to be part of the Miss Universe pageant selection committee. Pwede mo bang ikwento sa akin? Kasi honestly, never pa kita natatanong. Hindi pa tayo nag-usap mula nung time na yun. Siyempre, yung mga maiikling text, di ba, kamustahan. Pero I think ang gandang time ito pag-usapan yung Miss You. Tapos ko tumatumbling kaming lahat. Kaya nga. Pili ko nga ikaw yung mag-miss you. Kwento mo ako. Si Coach, direct mic, tumawag sa akin. Sabi niya, meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Nasa shoot ako ng Flora Vida nito kasi yung sa new collection ko. Sabi ko, sige Coach, usap tayo. Sabi niya, may na-receive kaming letter. Ganyan-ganyan, may kausap kami, ganyan-ganyan. Hindi nagsising in. Parang, ang point ko, totoo ba yan? Kasi, bakit, syempre papasok na naman ako. Bakit ako? May ganun ako. Bakit ako? Sure ba yan? O basta babalikan ka namin, pero kailangan nilang malaman kung willing ka to go. Saan to? Israel? Layo yung mga anak ko. Yun agad yung pumasok sa isip ko. May pandemic. Paano yung mga anak ko? Mawawala ako for 12 days. Sabi ko, anong gagawin ko? Tinawagan ko agad yung asawa ko. Siyempre, kung meron man akong may magandang balita o may nangyayari sa akin, right away talaga, tatawagan ko yung asawa ko. Kasi si Dong talaga isa sa mga cheerleader ko yan eh. So, tawag ako, sabi ko, Dad, ganito, ganito. Nag-iisip ako eh. Alam mo, sabi ng asawa ko, oh, hindi mo na dapat pag-isipan yan. That's once in a lifetime, you have to say yes. Ha? Andali, parang sakala natin problemahin yan, but you have to say yes. Parang sabi ko, wow! Siyempre, pag mga ganyan, minsan may mga torture kami. Hindi, isipin muna natin kung... Ito parang sabi niya, this is once in a lifetime. Totoo. Tawag uli ako kay Coach. Go na ako, Coach! Go na agad? Oo, go ako! Ganon. So, doon na nagsimula. Para naghintay kami, nag-letter na for the Miss You na ini-invite talaga ako. Tapos, yung invitation, may itinerary na ito yung gagawin mo. Totoo na pala ito. So, hindi pa rin nagsisink in sa akin. Hanggang siyempre, hindi ako aalis nang hindi secure yung mga anak ko. And then finally, kinausap ko yung bienan ko, which is yung mama ni Dong, and then si mama. Hati sila ng pag-aalaga. 4 days si mama, 4 days si Mami Angeli, 4 days uli si mama, 4 days uli si Mami Angeli, hanggang makaraos kami. Tapos sinasabi nga ni Dong, kung hindi ako makakasama, may glam team naman, sila sasama sa'yo. Sabi ko, Dad, ayoko pag di ka kasama, ayoko sumama. Sabi niya, hindi pwede, kaya, hindi ko kaya. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko doon. Hindi ko alam kung paano ko ipresent yung sarili ko. Hindi ako sanay. Pag nandun ka, pag tinignan kita, okay na ako. Sabi niya, do you really need me? Dad, I need you. So, ayun, ginawa na ng paraan, nakasama sila. True enough. Kasi kasagsagan ng taping ni Dong noon. So, right after ng taping niya, nag-rest lang siya ng 2 days, tapos umalis na kami. Kasi sa bahay, umalis siya ng halos 1 month. Di todo yung, ano, todo yung coordination ng team ni Dong at saka dito sa AAA para mapagtagpo yung schedule niyong mag-asawa. Tapos pagdating ko doon, yun yung masama eh, kapag nag-iisip ka ng sobra-sobra na, ano yun, natatakot ako, anong gagawin ko, anong gagawin? Hindi pala dapat talaga ganun. Oo, okay lang kabahan. Siguro part yan ng tao. Kapag meron kang hindi komportable o bago sa ma-experience mo, kakabahan ka talaga. Pero taliwas dun sa mga OA na pag-iisip ko nung nandun na ako. Ano? Nung nandun ka na, ano yung... So, syempre, lumapag kayo. Karating na kayo, Israel. Gano'n ba kalayo ang Eilat ba? Nag-ano kami, Dubai muna, and then Dubai to Eilat. Tapos, from there, nag-bailan pa kami ng 4 hours para makapunta dun sa mismong Miss You event. Ano yung experience nung travel mismo ngayon? Travel, less yung tao, mas safe kasi hindi ka makakapasok nang wala kang permit, nang wala kang test. Narinig ko yan. Lahat, mahigpit. At hindi ka makakapasok nang wala kang invitation from kung saan ka pupunta. So, lahat naman ng mga papers, kompleto naman kami of lahat. Of course. Kasi ano ka eh, you're officially, di ba, there in Israel. Ang naririnig ko din nung time na yun kasi nagsara ang borders ng Israel. Ayun pa! Nung nagsara yun, sabi ko, ay, hindi na ako matutuloy. Pero ang sabi ng Miss You, tuloy pa rin daw sila. So sabi ko, ah, baka ako na yung maging may problema. Kasi baka walang flight going to Dubai, to ganito. Kasi nagsasarado na sila. And then finally,
nakakuha si Jack ng flight. And then natuloy kami, nakapag Israel ako. So, nung nandun na, grabe ba yung hectic ba agad? Yes, kasi may mga scheduling na may meeting kami, may screening kami with the candidates, tapos meron din kami na question and answer portion, merong dinner with the kasama ko ng mga judges. So, ang dami nangyayari. Oo. Yung pagkain, kasi narinig ko na ikaw daw enjoy na enjoy doon sa pagkain ng Israel. Oo, sarap eh. Kain ako ng kain doon. Kahit na antok na ako kumakain. Eh, pero parang ikaw lang daw. Di naman, kumakain din naman sila. Times to lang yung kain ko. Kasi ang sarap. Pati yung mga breakfast nila doon, parang ayaw mo na umalis doon sa area ng kainan. Anong masarap doon sa food ng lahat ano? Because I've never tried Israeli. Lahat, basta masarap lahat. Ano yung mga hummus ba yun? Oo. Habit mo yung mga... Sarap eh. Sarap eh. Itsura mo. Hindi, pero... Oh, sige, going na now to the events. Kasi may preliminaries, mm-hmm. Di ba? So, alam mo naman, masunuri kami ng glam team ko. Actually, natuwa din ako sa glam team ko. Yung core din namin, parang mas lalong pinagtiba yung mga relationship namin. Kasi nakita... When you travel. Yes, yun, nung nakita ko sila at nakita nila ako kung paano kami. Kasi, syempre, dito, kapang-kapa mo na eh. Pero outside, iba. So, parang sabi nung glam team, lalo na sila Mel, sila Maita, and Char, sinasabi nila sa akin na, anong gusto mong damit? Alam mo, isa lang sinabi ko, ate, hindi ko kailangan mag-pretend. Gusto ko, syempre, presentable tayo. Pero gusto ko yung komportable ako. Oo. Sinabi ko yun, tapos syempre, sila Mel, super excited. Hindi kailangan natin yung malaki, yung ganito, eh, yung ganito para iba naman. Sabi ko, simple lang tayo. So, speaking of yung mga outfits mo na yan, mm-hmm. So for the preliminaries, you wore a Jenny Packham mm-hmm. gown mm-hmm. na itim. Kasi inaabangan ko yan, tinitingnan ko. Ang dami naming option nun. Actually, 9 na maleta ang dala ni Mel for me. Sabi niya, baka magbago isip mo dun sa malalaki ng mga ball gown and everything. Pero nandun kami, nakalagay kasi dun sa invitation. Masunurin ako, ate, kilala mo ko. Wear something semi-casual, and parang hindi siya okay na formal. Yung preliminaries yan. So sabi ko, sunod tayo. Tapos pagkita namin dun sa iba, mabongga na yung mga damit nila. Pero sabi ko kay Mel niya, we can change, sabi ni Mel. May dala ko dito. It's okay. Sabi ng asawa ko, you look beautiful on that dress. Sabi ko, that's okay. Kasi sobrang simple lang. Importante naman talaga na maayos, presentable ka, but I'm proud. I'm wearing local designer. Mm-hmm. And beside, nandyan sila Mel for me. So, pinagkakatiwalaan ko yung glam team. Yun ang importante, okay naman. No? Sabi ko, okay naman ako. Comfortable naman ako. Maayos naman ako on screen. So, okay lang. Uh-oh. Kasi ang mas tinitreasure ko dito, yung moment, the mere fact na invite nila ako for judging itong magagandang mga babae in different country. For me, that's a boom for me. Super big impact for me. It's an honor for me. Such an honor. And sabi ko nga, grabe, nare-realize ba niya yan na pagpunta niya doon, ang bit-bit niya, bandila ng Pilipinas. You have to imagine, there were about 70 million to 75 million people watching Miss Universe. On a yearly basis, ganun katindi ang Miss Universe. So, grabe yung support ng Pilipino talaga. Parang marami sa Twitter, I don't know, sa trending, I really don't know. Meron ba sa audience marami? Mga Pinoy? Maraming Pinoy yata sa Israel eh, oo. Yung pagiging isang judge, at pag naiintindihan ko pagiging kandidata, I'm sure nakaka-nervyos yun. Pagiging judge, nakaka-nervyos? Yes. Can you imagine, kailangan mong mag-focus sa bawat isang candidate at kailangan mo sa titignan. Hapakasiryo, si Marian ang isang tipo ng tao na, eto bang assignment? Okay, we'll stick to the assignment. Gagawin ko yan to a T. So, naiintindihan ako, nai-imagine ko nung nandun siya, super serious yan. Yes eh. Oh. Kasi can you imagine, ate, kung sino man nanalo dun, bibigyan mo siya ng bagong buhay. Oo, no? 360, magbabago ang buhay niya dahil siya ang Miss Universe. So, kailangan talaga makapili ka ng karapat-dapat at tama sa posisyon na yun. So, kailangan talaga mag-focus ka sa bawat candidate na hindi pwedeng makalingat ka ng ganun, hindi po pwede. Paano kung maganda nakalingat ka, hindi mo nakita, kawawa naman. So, kailangan talaga nakafocus ka. Pauwi na kayo! Mm. Okay, nangyari na lahat. Miss you, ganyan. Nung nawala daw yung bagahe mo, pero ikaw daw ang pinaka-chill sa lahat. Nagpapanik na lahat ng team kasi yung bagahe na misplaced ng airline. Mm-hmm.
I would assume nangyayari talaga yun kasi nga pandemya tapos ano ba yun? Bakit ang chill mo? Damit lang yun eh. Eh di, palitan nung nawalan na airlines, di-declare ko kung ano yung nasa laman ng maleta ko, bayaran nila. Ngayon kung masusole, ay thank you, quits tayo. So alam mo, naniniwala kasi ako na lahat ng problema may solusyon at may paraan. So gawin muna natin itong mga solusyon na to. Ngayon kung solusyon na to ay wala talaga, dun tayo pumasok ang problema. I also think kasi yan ang galing ka sa isang napaka-surreal na experience. O baka siguro na sa Alapa-up din ako, parang bala kayo dyan. Maliban sa Miss Universe, you went to Jerusalem, parang there was just so much. O tapos nag-lock-in pa kami ng asawa ko for 5 days sa isang hotel na nababaliw na ako dun sa mirror. Kakabaliw pala talaga. Yung gusto mo na umuwi, parang gusto ko na makita yung anak ko na sa Pilipinas ako. Pero wala eh. You have to follow the protocol ng gobyerno natin na you have to quarantine, kailangan, ganito, magtitest ka. Tama talaga sa asawa ko. Kaganyan talaga ako dun sa mirror, dun sa hotel. Tapos umiiyak na ako, dahil gusto ko na makita yung mga anak ko. So speaking of yung mga anak mo, araw-araw FaceTime.